may nakikitang pagbuti ng sitwasyon ng OCTA Research Group sa lagay ng hawaan ng COVID-19 sa Pilipinas. Bagaman naitala noong Sabado ang pangalawang record high na mga bagong kaso, mas mababa pa rin ito kumpara noong nakaraang linggo kung kailan naitala ang pinakamaraming kaso na umabot sa mahigit 26,000. Sa isang panayam, sinabi ni OCTA Fellow Professor Guido David na malaki ang naging epekto ng pagbaba ng COVID-19 cases sa National Capital Region at Calabarzon sa pagbaba ng COVID-19 cases sa buong bansa. Sa datos ng Department of Health mula September 12 hanggang 18, nakapagtala ang NCR ng 5,258 na average new cases, mas mababa ng 10% sa nakalipas na linggo. 4,183 naman ang sa Calabarzon, mas mababa ng 8% sa nakalipas na linggo. Ayon kay Professor David, posibleng ang mahigit 26,000 new COVID-19 cases noong September 11 na ang peak ng surge. Gayunman, may posibilidad pang magbago ang trend kaya dapat patuloy na ipatupad ang ginagawang mga hakbang sa pagpapababa ng kaso. Pero taliwas sa OCTA, ayon sa DOH, hindi pa rin naaabot ng Pilipinas ang peak ng COVID-19 cases maging sa Metro Manila. Ayon kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere, asahan pa ang pagtaas ng kaso sa susunod na mga araw, lalo't pabago-bago pa ang case trend sa bansa. Di pa ho natin masabi sa ngayon eh, no? So kasi ito pong peak, pag sinabi nyo, yan ay yung pinakamataas na makukuha nating numero at pagkatapos nun ay patuloy na bababa. Pagkatapos po nun, nakita ho natin na nagpatuloy siya dun sa trend na 5,000 to 5,500 cases per day. At ito pong recent days, nakita natin 5,800 naman. So tataas, bababa, tataas, bababa. So at this point in our analysis, hindi pa ho natin nakikita na nagpipik na po tayo dito po sa mga kaso. So pinag-aaralan po natin maigi yan. Lucilio Ren, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.